Week 8, Day 5, mga nahahawakan ng aking mga kamay. Magandang umaga mga bata! Ayan! So ngayon ay isang magandang umaga sa inyo. Ngayon ay may bago tayong aralin na tsak nagugustuhin mo. At inaasahan ko na ikaw ay susunod muli sa aking tuntunin. Pero siyempre, bago tayo magsimula sa ating aralin, kinakailangan natin ng gabay ng ating Panginoon, yung nandoon sa itaas. So, halika na, samahan mo si Teacher Sandy sa ating pagdarasal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, marami pong salamat sa mga biyayang ipinagkaloob mo sa amin sa araw-araw. Gabayan mo po kami sa aming pag-aaral at sa bawat gawain aming gagawain. Hilumin mo nawa ang sakit na lumalaganap ngayon sa buong mundo at panatilihin mo kaming ligtas sa kapahamakan. Hinihiling po namin ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So ayan mga bata, tayo at ikaw ay meron ng gabay ng ating puong may kapal. So ngayon naman ay kailangan naman nating gisingin ang ating mga natutulog na mga dugo sa buong katawan natin. So kailangan natin mag-unat, igalaw ang ating buong katawan para tayo tuluyang gumising, magising, ayan. At syempre, kailangan mong tumayo para sumabay sa aking pagsasayaw. Kailangan sumayo ka para ang ating isip at ang ating buong katawan ay maging maliksi at mabilis kang makapag-isip para sa ating bagong aralin sa araw na ito. Okay, tara na, tumayo ka na! Ayan mga bata, dumaloy na sa ating katawan. Ayan ang mga dugo mula sa paa hanggang ulo. At na-exercise na rin ang ating isipan kasi kasama yan sa kanina ginising natin. So ngayon naman ay inaasahan ko na ikaw ay ready na para sa ating aralin para sa araw na ito. So inaasahan ko na ikaw ay susunod sa ating tuntunin. So ngayon, magsimula na tayo. Handa ka na ba sa bago nating aralin para sa araw na ito? Okay, so ngayong handa ka na, tayo na ay magsimula. Bye.
tayo naman ay dumako sa ating balitaan. Ikaw nga ay mag-ulat. Awitin naman natin ngayon ang Awit ng Panahon. Tingnan natin at pakiramdaman ang panahon, kaibigan. Maalaw ba o maulan pagpasok sa eskwelahan? Sabihin mo nga kung ano ang panahon natin ngayong araw na ito. Ngayon mga bata, tayo ay magbilang ng 1 hanggang 20 o 1 to 30. Simulan natin. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Bata, ano ang inyong nakikita sa ating larawan? Sabihin mo ito ng malakas at malinaw. Tama, ito ay kamay. Ilang kamay meron ikaw? Pakita mo nga sa akin. Mahusay, ang bawat tao ay merong 2 kamay. Para saan nga ang gamit ng ating mga kamay? Tama. Ulitin mo nga. Mahusay, ito ay para makahawak at maramdaman ang iba't ibang bagay. Ngayon mga bata, ako ay may ipapakitang mga larawan sa inyo. Ang bawat larawan ay may kanya-kanyang uri. Ang una kong ipapakita ay mga bagay na malalambot. Ano-ano ang mga bagay na malalambot na nais kong ipakita sa inyo? Pangalanan natin ang mga ito. Ito ay bulak. Ito naman ay unan.
at ito ay ginagamit natin na panlinis ng ating plato o pinggan. Ang tawag dito ay sponge. At ito ay paborito ng mga batang kainin. Ito naman ay marshmallow. At ito, masarap yakapin ang ganitong bagay kasi nga ito ay malambot. Ito ay teddy bear. At ito naman na pinampupunas natin sa ating katawan kapag tayo ay naligo o naglinis ng muka, ito ay towel o bimpo. Itong mga to mga bata ay mga halimbawa ng bagay na malalambot. O ngayon mga bata, pangalanan nyo nga ulit ang mga bagay na malalambot na ipinakita ko sa inyo. Ayan, mahusay. Sige, isa-isahin mo. Ito naman mga bata ay mga bagay na matitigas o matigas. Ang ilan sa mga ito ay, ito, ay nakikita natin ito sa labas ng bahay natin. Ano nga ito? Tama, ito ay bato. At ito naman, alam mo ba kung ano ito? Sabihin mo nga sa akin. Tama, ito naman ay shell o kabibe. Ito, ito ay inuupuan natin. Kapag tayo ay nais magpahinga, ginagamit natin ito. Ano ito? Tama, ito ay upuan. At ito, ginagamit ito ng mga karpintero sa paggawa ng mga lamesa, ng upuan o ng bahay. Anong tawag dito? Tama, ito ay martilyo. Ito naman, anong tawag dito? Tama, ito ay kahoy. Ito naman, ito ay pinapatungan natin. Dito rin tayo kumakain o minsan dito tayo nag-aaral. Anong tawag dito? Tama, lamesa. At ito ay, anong tawag dito? Ano nga ito? Tama, ito naman ay baseball bat. O ito, ito ay ginagamit ng mga engineer o ng mga gumagawa ng bahay o ng building. Anong tawag dito? Okay, ito naman ay tinatawag nating hard hat safety helmet. Ito ay ginagamit na pamprotekta sa ulo ng mga manggagawa o sa construction area. Ngayon naman mga bata, itong ipinapakita ko sa inyo ay mga bagay na makikinis. Ano-ano itong mga to? Sige nga, isa-isahin ulit natin. Ito ay masarap kainin at paborito ng mga bata. Anong tawag dito? Tama, ito ay mansanas. Ito naman, dito nagkakape sina ate, si kuya o si nanay o tatay. Anong tawag dito? Tama, ito naman ay tasa o mug. Ito naman, dito tayo umiinom. Anong tawag dito? Mahusay, ito ay baso. At ito ay ano? Mahusay, ito ay sapatos. At ito naman ay pinanghahalo natin sa mga ulam. Ginagawa nating parekado. Anong tawag kaya dito? Tama, ito ay kamatis. At ito, dito natin nilalagay ang mga bulaklak. Anong tawag dito? Tama, ito ay flower vase sa Ingles at florera naman sa Tagalog. O ito,
dito tayo kumakain ng pagkain. Masarap na at paborito nating pagkain. Anong tawag dito? Tama. Ito ay plato o plate. At dito, pwede natin makita ang ating sarili. Kung maayos pa ang ating itsura, pwede natin dito tingnan. Anong tawag dito? Tama. Ito ay salamin. Ngayon mga bata, ito namang ipinapakita ko sa inyo ay mga bagay na magagaspang. At ang magagaspang ay nakakasugat sa ating kamay kapag hinawakan natin ito ng hindi sa ayos o hindi maayos. Isa-isahin ulit natin. Itong una kong itinuturo ay mga bagay o bagay na ginagawang pangkinis. Alam mo ba kung ano ito? Tama, ito ay papel de liha o sandpaper sa Ingles. Ito naman ay ano? Ito ay ginagamit sa paggawa ng mga kasangkapan. Anong tawag dito? Tama, ito ay kahoy. At ito namang tinuturo ko sa inyo, ito ay gawa sa ratan. Pwede natin paglagyan ng mga pinamili natin. Anong tawag dito? Tama, ito ay basket. At ito ay panali. Ang tekstura ng panali ay magaspang. Ito naman, ito ay ginagamit sa paggawa ng bahay. Anong tawag dito? Mahusay. Ito ay hollow blocks. At ito, masarap ang lasa nito. At meron ngang kwento tungkol sa pagkain na ito. Anong tawag dito? Tama. Ito ay pinya. At ang mga pinakita ko sa inyo ay mga halimbawa ng bagay na magagaspang. Ngayon mga bata, kayo ay aking susubukin. Para sa ating unang gawain, anong iyong gagawin? Kukulayan mo ang katulad ng nasa larawan sa itaas. So, bawat hanay ay meron larawan sa itaas. At kukulayan mo kung ano ang katulad niyon sa ibaba. Meron tayo sa unang hanay na malambot, sa gitna ay magaspang, at sa hulihan ay makinis. So, kulayan mo kung ano ang katulad ng mga nasa larawan. At para naman sa ating ikalawang gawain, kuhanin mo ang iyong module at tingnan mo ang nasa pahina ko. Kapag nakita mo na ito, kuhanin mo ang iyong lapis. At ano ang ating gagawin? Alin dito sa mga nakikita mo ang bagay na nadadama o nahahawakan ng iyong kamay? Lagyan mo ito ng guhit sa ilalim. At para naman sa ating takdang aralin ngayong araw na ito, ikahon ang mga bagay na nahahawakan ng iyong kamay. So, alin dito ang mga nahahawakan ng iyong kamay? Lagyan mo ito ng kahon. At dahil nakinig ka naman kay teacher, kahit hindi mo na kailangan ng gabay ni nanay o ni tatay. At para naman sa ating ikalawang gawain, gagamit ka ulit ng guntig. Anong gagawin natin? Gumupit ng mga bagay na malambot, matigas, magaspang at makinis. At idikit ninyo ito sa ating gawain. Bawat uri ay kailangan tatlong halimbawa ang iyong ibibigay. At tandaan mo, gagamit ka ulit ng gunting. Kaya dapat ay maging maingat at kailangan gabayan ni nanay o ni tatay. Eto mga bata, ay regalo ko ulit sa iyo. Alam kong inaral mo at inunawa mo ang ating aralin ngayon. Kaya mga bata, ipunin ninyo ang mga star na binibigay sa inyo ni teacher. Kasi, bawat binibigay ko sa inyo ay makakarating sa inyo
kapag nagkita tayo. Kaya dapat mag-aral ng mabuti. Kung ikaw ay may natutunan sa araw na ito at pinakita mo naman ang iyong husay sa pagsagot sa ating mga gawain. Dahil dyan, si Teacher Sandy ay magpapaalam na. Pero bago yan, syempre tayo muna ay aawit! Maganda tayo uwi na, bukas na muli tayo magkikita. Paalam na sa'yo, paalam na sa'yo, paalam na sa'yo, paalam na sa'yo, paalam na mga bata, bukas tayo muli ay magkita-kita para sa ating bagong aralin. Paalam na! Stop saying, I wish. Start saying, I will. Kapag bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutang i-click ang subscribe button. At isabay mo na rin ang like kung nagustuhan mo ang aking video. At ang bell button kung nais mong ma-notify ka o maging updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. Maraming salamat sa suporta!